meron din si Doc Will. May araw ka din! Mabubulok ka sa insyento! Sabi ko na nga ba eh! Baka... Magandang buhay mga ka-freshness! Welcome back to my YouTube channel. Artista Celebrity ako ngayon! Kailangan nyo kung sino? Si Hipon ang mga kasama ko. Thank you nga pala sa Kapuso Network at binigyan ako ng pagkakataon at tinawagan sa special guest sa Black Rider. Kailangan nyo ano magiging role ko? Doktor na mayaman. Dala ako. Siyempre excited ako, diba? So, nagdala ako ng salamin para magmukha akong doktor. Ayan. Bagay ba ako na rin, doktor? Ayan. Bagay ba? Doc, masakit ba ang dibdib mo? Kasi cardiologist po ako. Masugat man ng dami mo, andito na naman si doktor. Charing, ayun. Siguro, minsan mangarap kayo isang pagiging artista na ako rin nangyari yan sa akin, dumaan yan sa akin. Pero hindi pumasok sa utak ko yan at hindi pumasok yan sa mindset ko na magpagiging artista. Kasi way back, 2006, na-offer ako ng MMK. May nakapag-bump ako ng isang talent manager sa SM North and then in-offer po nila sa akin. And that was the time na kasadsaran ng mga sumasali ako ng pageant industry. May nag-alok pa sa akin. Tapos hindi ko ginap yung opportunity kasi nga ang magiging sitwasyon ko doon ay isa akong mamasang, tapos may hawak ako ng mga Pocahontas, tsaka wala ka talaga akong acting workshop until now dahil yung passion ko that time is kailangan kumayod ako ng kumayod kasi ang daming umaasa sa akin. And sa part ko noon, play na rin ako at tsaka ilinagay naman ako ni Lord sa right path. Ako naman this time naging vlogger at nasishare ko sa inyo from time to time. Ito kayo nakakatuwa kasi aside sa naging vlogger ako, tapos naging talent manager ako ni Herlene. Ito ko rin naman, congrats kay Herlene dahil nangunguna sa rating sa noontime na teleserye. Regular na siya sa Black Rider dahil sa 2024 may pasabog tayo kay Herlene. Kahit na hindi na ako manager niya, ako yung behind the scene pa rin niya. Nagpatawag siya pag may mga technicality or mga crucial na deal. Napag-usapan namin way back na magre-resign ako kasi bumawi sa health ko. Kung nakita niyo, laki ng pinayat ni Ka-Freshness, tapos so much time na kailangan ni Little Ka-Freshness para sa kanyang childhood na paglalaki niya. Siyempre, 10 years old, hindi na natin buwat-buwat ng baby, kaya ngayon pa lang sulitin ko na kasi siyempre, it's about time for me to love and embrace my family. Siya na lang kasi tanging inspirasyon ko. Chichika ko sa inyo na nag-PM sa akin, si Ate Pilar, share ko lang sa inyo kagabi. So, ayan, sabi niya, ito. Pwede raw ba mag-guest si Wilbert sa Black Rider bukas? Ask ng GMA if okay sa'yo, mag-guest Black Rider bukas. Bukas ng taping. Role, Dr. Willy. Isa siyang mayamang doktor hanggang ma-meet niya si Pretty Herlene Budol. Eventually, matutulungan siya ng kanyang mga problema. Paas na rin siya kung magkano ang TF ni sakali. Sir, pasagot niya ang inquiry ng GMA sa'yo. Mahal ang metro ko, but this time, kayo na po bahala kung para kay Nino. Pini-M ko si Herlene, sabi ko, na magtawanan lang tayong dalawa. Ang role ko pa is, ako yung susi niya para sa isang tagumpay siguro. Baka, hindi ko kasi alam, partial sila na script na ipinadala sa akin. So ako naman, hindi ko rin naman din alam kung yet ba ay final na ba to or ano. Pero, sabi ko, baka magtawanan kami dalawa. Kasi sabi ko, siguro mas maganda yung script ko. Sasabihin ko, ikaw na naman. Kunwari si Herlene, nasarap ako. Sabihin ko, ikaw na naman. Sa totoong buhay, nandito na nga ako sa'yo. Pagkatapos dito sa TV, yata pa rin role ko sa'yo. Pagod na ako. Joke lang, ayun. Hindi ako pagod. Nakakatuwa kasi naglo-long sa akin si Herlene na makita naman tayo kahit kain lang or magkita kami. Kasi nami-miss na raw niya ako. Sobrang thank you na. Kaya miss you too. And ang nakakatuwa dito kasi, ang role ko is makakasama ko si Herlene.
sobrang galing na ng Kapuso Network natin dahil first is, syempre, pinagtagpo niya kami and then sobrang marerelate ng tao kasi successful ng story niya, stable na siya, happy ako for Herlene. And ako rin on my part na parang kung sino man direct dito at producer po ng Black Rider, pagpasensya niyo po ako dahil hindi ako mahusay mag-acting pero I'll do my best. So dito kasi sa script, subukan nga lang natin. Hindi ako mahilig mag-memorize kasi syempre sa edad ko hindi ko alam kung kaya ko. Dito sa script neto, nakalagay dito, ingatan niyo po wallet niyo, maraming halang ang bituka sa paligid. Ngayon ako si Doc Bibi. Susubukan nga natin, mag-testing muna tayo. Okay, honestly, ano pa nga yan mo? Kasi hindi ko pa rin alam pangalan ko eh. So ito, abangan ninyo kasi hindi naman kalakihan ng role ko, special guest lang ako, pero para ako yung susi ata ni Herlene para magkaroon siya ng way kung paano siya magkakapera bilang isang pretty. Ang karakter niya dito sa Black Rider is pretty and uy, abangan ninyo mga ka-freshness by 2024, signing, contract signing na niya sa GMA Sparkle. Legit na siya na Sparkle artist. Ayun, hongga naman natin si Herlene. And then, syempre gusto ko mag-thank you kay Madam Attorney. Ayan. Annette Goson, ayan, kay Miss Joy Marcelo, kay Miss Jan Navarro, and the rest of the Sparkle family. Thank you so much sa din pagbibigay ng opportunity kay Herlene. Rest assured, kahit hindi na ako manager nila, I'm still here to support Herlene. Subukan pa natin ng isang acting challenge. So, i-test pa naman natin yung workshop na lagi nag-trending na kay Tito Oji. Siyempre, shoutout ko muna si Tito Oji, no? Tito Oji, napakahusay mo talaga sa acting workshop. Sana pala nag-enroll ako kasi gusto ko rin masubukan yun. Hayop ka! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulok ka rin tayong piano! Hayop ka! Bubulok ka din! May araw ka din ako! Kinabantuloy ako! Hayop ka! May araw ka din! Mabubulok ka rin tayong piano! Okay! Wow! Sos, Mariose! Basic! Hayop ka! Haayusin ko ngayon! Mabubulok ka rin sa impyerno! Hindi ganun kadali ang pagiging artista kaya sobrang proud ako kay Herlene dahil nung during that time na ipasok ko siya sa Magandang Dilan, sinabi ko sa Kapuso Network, bigyan ninyo ng isang magandang big break si Herlene. After the pageant, after nabash siya sa Miss Grand, sabi nga niya, Mima, gusto ko na mag-focus na lang ako sa pagiging artista. And she really made it. And kinilt it sa lahat ng role kaya niya. Acting-wise, wala din siyang workshop, but I'm so proud of her. And sana maging proud din kayo sa akin dahil wala rin akong acting workshop and diretso salang lang ako. May ilang linya lang. Pagbigyan na lang ninyo ako. Kahit hindi ako magaling mag-acting, kung na lang ninyo na support. Ang isang pagsusupport ay isang napakalaking bagay sa isang tao. Artista for a day lang naman, di ba? Sana nandiyan kayo para supportahan nyo ako. Hindi ko pa kinakapisado, tingnan mo. Yan nga lang, kabibigay lang sa akin. Hayop ka, may araw ka din, mabubulok ka din sa impyerno. Tito Ogie naman, hindi ba naman yung mabubulok sa impyerno? Pwede naman mabulok sa garapon. Ang isang tao, huwag naman sa impyerno. Buhay ka pa, isusunog ka na. Karing, ayun. Sa Malabon ng location namin, so ako personally, call time namin dito is 7 in the morning. Ako, nakita ninyo, kahit na negosyante ako, sana always value time. Value nyo rin yung mga friendship. Value nyo sa bawat na walk of life ninyo na masasalubong yung mga tao. Hindi nyo masabi yung destiny ninyo. Minsan pala, nandiyan mo mamingin. I-value natin lahat yun. Lalo ng oras, sobrang committed ako. Take note, after ng meeting for this, meron pa ako 3 meeting. So, linalagari ko. Sana, ma-inspired ko rin kayo. Huwag nyo lang pagtatawanan yung acting ko. Behind the scene lang naman ito at saka subukan natin yung kakayahan ni Ka-Freshness at samahan nyo itong journey ko na artista for a day. Kung kaya natin makuha ng one take, masasabihin, good take! Ayun, masarap sa pakiramdam yun kasi baka may pagkita namin ni Herlene, magtawanan lang kami kasi wala naman kaming dull moment kundi magtawanan na magtawanan pag nakikita kami. So parang ako pa ulit yung mababump niya. Tapos true to the life story, nabump niya ako. Ako yung nagbukas ng susi sa kanya. And then so dito sa teleserye, ganun din. Pero let's do it! Kaya natin to! Go, go, go! So ayan na, samahan nyo ako. At habang nasa biyahe kami, magta-try na ako mag-internalize kasi hayop ka! May araw ka din! Mabubulok ka sa impyerno! Ano to?
Wow, artista for a day si Doc Will. Wow. TF ko today, bibigay ko ngayon kay Herlene. Ayan, kasi ngayon lang kami gigita. Tapos magpapakain ako dito sa kanila para... Kasi ganap ko eh, mayaman na doktor. Mayaman na doktor, so... Hindi lang buong prod ng net, ano, Kapuso Network lilibre ko. Siyempre, anak ko lang. First time namin magsasama, ha? So, okay, na, nagihiling to, makita naman tayo kahit kain lang, mag-ano tayo, chikahan lang. Tapos dito pa tayo magkikita sa set. Kumbaga, sabi ni Lord, your wish is my command. Oh, wow. As artista, first time mo ba? Hindi, lumalabas naman ako sa mga showtime, guesting, mga ganun lang. Pero, seryo na to. Acting, hindi, oh, first time. Hindi, kung subukan natin. Okay. Sabi ko na nga ba eh, baka isang makahani kami pa. Kasama kami ni Herlene, so doon na lang ako. Makakasama mo si Hector. Dito? Oo, oh, dito ka na. Crush ko niya. Crush mo si Hector. Ano na kaya si Hector? Alam mo ka, maging kabit ka din ni Hector, ha? Ah, hindi. Sasabihin ko. Hayop ka! May araw ka rin. May araw ka din. Mabubulok ka din sa isker. Ito. Kinabahan bigla ako, mama. Ito na! Woo! Buti na pang-anis mo. Anong pangalan mo? Pretty po. Piling mo, ano? Pagkita ko na. Huwag ka na umisa, Mimi. Hindi kita kayo bumbuhin. Di bali, sa'yo na lang si Hector. Paubaya ang gagawin ko. Hello, kasama ko, Herlene Hipon. Di ba siya naman yung sikat ngayon, di ba? Yeah. Ang hirap, di ba? Makapag-meet, di ba? Ang nagbuo kay Herlene. Pero mahirap din. Kasi syempre, ako naman yung talent manager before. Pero ngayon, ako naman magiging artist. Ako uh-oh, manager mo ngayon. Baliktad, siya yung nag-ano. Siya okay, na yung magkocot sa akin. Malaki ang cut ko. Sayong-sayong na yun, DM. Promise. Yeah! Ito na lang. Artista for a day! Ganun pala yun. Kailangan may wide shot, tight may shot. May tighter. Nakaka-pressure pala yung ganun. Tapos, minsan pag nangangarag pa naman ako sa artist, sasabihin ko, huwagin, ano, kulang ka sa energy. Ako naman yun ang pa-pressure. Parang ako yung may kulang ng energy. Pa. Gagawin natin po yung ano, operation pa. Wala pong problema sa atin. Hindi naman ako mahirap kausapin. Sige, sige. Dali mo na lang sa emergency room. Sige, okay, okay po. Sige, sige, huwag mong kalilimutan. Dali mo rin yung ID niya, tsaka yung ano niya. PhilHealth po. Dok! Dok, yung wallet niyo nalaglag eh. Nako, thank you. Nandito pa naman yung mga credit card ko at mga government IDs ko. Dok, sa susunod doon, mag-iingat kayo ha. Marami pong dalang bituka po dito eh. Buti napaka-honest mo. Anong pangalan mo? Pretty po. Thank you, Pretty ha. Ako nga pala si Dr. Wilford Bernardo. Hello po, Dok. Ah, teka. Kung kailangan mo ako, tawagan mo ako sa number ko. Tutulungan kita. Bibihira mga taong mapagkakatiwalaan tulad mo. Salamat po, Doc. Walang problema. Ano na po? Ingat po kayo, Doc. It's a wrap! Ayan. Ngayon ko lang naintindihan kasi kaya pala si Herlene lagi napapressure sa akin. Kasi ganun pala kahirap. Kasi kahit kabisado ko na yung linya, pag on the spot, nakakalimutan. Kaya pala minsan, nagkakabangayan kaming dalawa dahil pressure pala. Lalo na lead role si Herlene. Mga linya ko, dalawang page. Isang page. Kita ko naman, nasa bahay siya eh. Nasa bahay ko, minsan nagsusulat siya para kabisado yung script. Ngayon ko lang naiintindihan. So, ang hirap pala maging artista, no? Nakakabaliw pati. Alam mo, ngayon matawa ka, mamaya paiiyak ka. Tapos dapat, kabisado mo line mo. Minsan... Kabisado ko, pero pagdating sa August spot, nawawala. Oo, lalo na kapag yung mga ka-eksena mo, magagaling talaga. Parang feeling mo, lalo ito nga eh, magaling nga yung katganoy, kaya napapressure. Ako yung kinakabahan, hawakan mo. Yeah!
Oh, diba? Baliktad. Ay, ganun talaga pag first time. Mga nga pa, nga pa. Una, diba? Sabi ko din sa'yo, Mima. Yung first serie ko talagang kabado. Binigay niya yung buo. Ngayon ko lang siya naiintindihan. Sa mga nag-bash sa kanya ng Miss Grant, siguro imagine na lang ninyo sa dami niya kakabisaduhin na script. Ayun, ngayon lang kita naiintindihan ninyo. And I love you for this. Ganyan. Oh, you know. Binibigay talaga ni Lord lahat eh. Para, and binibigay ni Lord yung pagkakataon na ganito para ma-realize ng mga taong hindi ka masyadong kakilala or hindi ka masyadong naiintindihan. Ipaparana sa iyo ni Lord yung mga nararanasan hirap ng tao. Pero masaya. Yes, pero yes. I love my job na talaga, Mima. Every time na meron siyang ano, kinocall attention kapag nakita ko medyo mababa energy, sabi ko, nak, medyo mahina energy mo dito. Tapos, pag siya naman meron siyang ano, sa tingin niyang okay, isi-send naman niya sa akin, eto okay pa sa akin, ina-approve ko pa rin. Ganun kami ka-connect until now. At saka kapag may mga technical or may mga questions siya na meron siyang kailangan tanungin, andito ako lagi. Siya pa rin talaga yung ano, advisor ko sa lahat. Mentor, ayan. Advisor, mentor, ganyan. Alabawa, meron ako mga pagkakataon na talagang hindi ko kailangan. Sure sa sarili ko or baka kailangan ko talaga ng advice ng mas nakakatanda sa akin. Congrats sa Black Rider at naku, first time ako na-expose dito at... First serie mo to, Mima. Usually ano ako, nasa mga guesting, noontime show, yan, ayan. Games, ayan, nakailan na ako. Pero ito, kapit kay ano? Nakaka-pressure pala no, kapag meron akong makasama isang veteranang hurling. Wow! Nakaka-proud, ayan. Ako yung tuloy naging proud, parang bumaliktad na yung panahon. Pwede ako mag-apply sa FBA. Sige, ako na magiging manager mo. Imi-meet natin si Hector, yung crush ko. Pero sabi ko nga, parang mas bagay sila eh. Kasi nakita ko nung napanood ko, sabi ko, parang mas bagay silang dalawa. Pero kapag ayaw na lang ni Hermie, sa akin na lang. Inform kita. Hi, sir. Hi. Tangkad mo naman. Pag nalulumbay ka, ha? Sabi. Pag nalulumbay ka, dito lang ako, ha? Alagaan mo to, ha? Ingat. Nice meeting you, bro. Bye-bye. Sure. Ayan, nandito na tayo sa aking karupe ba? Uwi na po si Ka-Freshness dahil first scene lang naman ito and I heard na gagawin nila ako semi-regular. Naku, malaking bagay po sa akin yan dahil very challenging. Maraming salamat Kapuso Network at suportahan natin ang Black Rider dahil first time ako lumabas sa teleserye kasi usually nasa guesting lang ako or mga games, interview, ayun, na-experience ko na yun. So, ito, mahirap pala talaga as bilang artista at pagpasensyahan nyo, ito lang makakaya ko dahil hindi po talaga ako artista, ano lang po ako, isa lang akong ordinaryong tao just like other people. Ayun, I'm just an ordinary people just like other, nagkataon lang. Siguro kasama sa buhay natin yung pag-explore, kasama yung pag-adventure natin. At least pag tumanda ako, maikukwento ko pa sa anak ko na minsan lang akong napasok sa showbiz industry. Ayun, ikukwento ko yung feelings. Andun yung tense eh. Kasi the moment isushoot ka, kahit kabisado mo na yung script ko at iniisip ko nga, baka hindi na kaya yung memorization ko just like nung nag-aaral ako before. Hector, I love you. Ang guwapo. Charing! May joke lang ha. Sobrang magandang experience to para sa akin. Sana suportahan nyo pa rin ako at hindi dahil sa artista for a day, hindi ko naman sasabi pag second shoot namin for behind the scene. Proud ako dahil lahat ng industriya, lahat ng field, kinarera ko na. Pero anyway, I'm so happy for sa mga prod team ng Kapuso Network, mula sa wardrobe, mula sa mga makeup artists. Good job po sa inyo at very friendly po sila. Pero nakaka-mental block talaga no? Kasi hindi ko linya at ito pa yung nakakatuwa. Kung kailan ako magsi 50 anyos, dito pa lumabas sa isang teleserye na sobrang taas naman ng ratings at nasa prime time. O lalabas si Ka-Fresh na sa prime time, di ba? Happy naman ako. At umabot kayo dito sa dulo ng aking journey as artista for a day. And
malaking bagay to para sa akin, parang isang malaking milestone. Continue sa pagpray sa akin. Sobrang hiniling ko yung kay Lord na bago ko mag 50, sana meron akong may magawa. At least nabubuhay tayo na very meaningful. I'm doing some project na soon i-update ko sa inyo kung ano yung project na gusto kong gawin, dahil marami rin akong gustong i-share sa ating mga community. At bilang isang philanthropist, bilang isang talent manager, bilang isang vlogger, bilang isang entrepreneur, ngayon / bilang extra artist. And thank you so much. Ayan, Lord, thank you sa lahat ng binigay mo sa atin, sa akin ng blessings. And I just want to explore na rin, since nandiyan naman yung offer, not bad at all. Proud ka ba, Dan? Sa yes. Yes. Manood ka, tignan mo yung acting ko, ha. Dito na tayo nagtatapos ang aking vlog. Ayan, kung nagustuhan niyo itong video na ito, bigyan niyo ako isang bagsak na like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo. Kasi kailangan magkalimbangan tayo, huwag niyo kalilimutan, di ba? Para updated naman din kayo sa akin. Ako, hindi naman ako madamot na i-share ang knowledge ko, experience ko. Para at least kayo bilang isang viewer, bilang isang subscriber, gusto ko rin na nandiyan kayo sa loob ng channel ko. Para ma-feel naman ninyo kung ano si Wilbert Trinquino. Ayun, hanggang dito na lang tayo sa vlog natin. Bye-bye! Mwah, mwah, mwah.